Trending nga ngayon ang bagong version ng NMAX na may model name na NMAX Turbo TechMax na nilabas sa Yamaha Indonesia ngayong buwan na may tatlong variant kaya mga brothers. Niu S for the standard version, Turbo version at ang kanilang high-end yan nga ang Turbo TechMax version. Sari-saring komento nga ang mga nabasa natin para sa mga NMAX fans and Yamaha user dito sa bansa. Kasi nga dahil sa model name niya na NMAX Turbo. So ano nga bang meron sa bagong iconic maxi scoot ng Yamaha mga brothers? Kaya tara, alamin natin ang specs and features ng bagong NMAX Turbo at syempre yung estimated price kung sakaling ilabas ito dito sa Philippine market. Kaya let's go! Sa go! Una sa lahat, meron nga itong YECBT technology. In short, Electronic Control CBT. Meaning mga brothers, wala na siyang plyball. Alongside sa kanyang Y-shaped button nito na nakakapag-boost sa lakas ng makina para sa arangkada, panikan at rektahang takbuhan sa kalye. Na siguradong ito yung gustong i-emphasize ng Yamaha Indonesia sa bagong model name nila na NMAX Turbo. In safety naman, meron itong dual channel ABS sa magkabilang preno ng scooter and with the traction control para sureball na ang bagong NMAX Turbo sa safety sa daanan. 25 liters naman ang underseat compartment nito, nakakasya ang isang helmet at pwede ka pa magdagdag na iba pang kagamitan kung gugustuhin mo. Equipped na rin ito ng GPS navigation para kung sakaling gusto mo magmapa sa mismong meter panel ng NMAX Turbo with the Yamaha Connect na rin yan syempre. Naka-smart key features na rin ang starting na scooter with the USB charging port sa alag compartment ng motor. At kargado na rin ito ng riding mode para sa anumang kondisyon na dadaanan natin with the steering damper for better handling ng NMAX Turbo TechMax para hindi basta-basta mag-wiggle ang ating front tire. As we can see, bagong hulma ang mukha ng NMAX Turbo na mas futuristic na may LED projector lamp dito sa sentro ng kanyang front facing with the daytime running lights and LED turn lights na rin. At newly designed na rin ang rear portion ng NMAX Turbo na mas premium ngayon dahil sa badge ng logo ng Yamaha. At samahan pa yan ng split LED na taillight at sakto na nga rin ang posisyon ng LED turn lights dito sa likod na internal ang pagkakalagay. 7.1 liters nga pala ang ating fuel tank capacity para dito sa bagong NMAX Turbo with the average fuel consumption na 45 km per liter na magdidepende pa rin yan sa rider. Ganun pa rin naman ang dimension ng bagong NMAX Turbo na may 770mm seat height and ground clearance na 135mm na mas bumigat ngayon ng halos ng 2 kilo sa NMAX version 2.1 na may timbang na 135kg. Newly improved na nga rin pala ang suspension nito sa likuran ng Debasso at sigurado ako mga brothers naka-oil type ang suspension nito. At conventional telescopic port naman ang ating front suspension. At meron nga itong 13 inches wheel mags na may mga tubeless na goma. And of course, bago na nga rin pala ang color scheme nito para mas makilala pa natin na ito ang bagong version ng NMAX. Subok na nga natin ang makina ng NMAX na mayroong BBA technology na makakapagbigay ng power in low to high RPM with the blue car technology na rin yan for more power and less fuel consumption. With the 155cc, single cylinder, single overhead cam with 4 bulbs. Mataas na nga rin ang compression ratio nito na umaabot ng 11.6:1 kaya naman naka-water-cooled ang cooling system ng scooter with the features of a smart motor generator for the silent starting and stop-start system na tutulong para makatipid pa tayo lalo sa gasolina. Kayang umarangkada ng bagong NMAX Turbo ng 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM, habang kayang sumagad ng 15.2 horsepower at 8,000 RPM. Na sigurado sa bagong technology nito na YECBT and Y-shape ay mas malakas ngayon ang bagong version ng NMAX, yan nga ang Turbo version. Wala pa naman ito sa Philippine market mga brothers and hopefully ilabas ito this year ng Yamaha Philippines bago matapos ang taon. At sa presyo, sasabihin ko sa inyo ang presyuhan nito sa Indonesian market na converted na sa ating currency. Para sa Niu standard version ng NMAX ay papalo ito ng 121,000 pesos. Habang may presyo naman ang Turbo version ng 136,000 pesos. At sa high-end version nila na Turbo TechMax, meron nga pala itong cash price na 156,000 pesos. At syempre mga brothers, tataas pa yan dito dahil sa mga duties and taxes pag nilabas na dito sa ating Philippine market. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang bagong version ng NMAX na Turbo.
At syempre, sino ba dito yung mga naghihintay na mailabas ito dito sa atin sa market? Mag-comment na rin kayo ng waiting para malaman natin yan. And once again mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating moto preview kung saan pinag-uusapan natin ang mga motor at scooter na parating pa lang dito sa Philippine market. Alright,